Hello? Podcast Network Asia. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast ang tambalan. Yay! Yay! Tambalan na! Welcome to episode 22 of the Tambalan Podcast. Ang kwento natin, partner, ay kwento ni Irish. Kwento ni Irish na sunod-sunod yung mga pagsubok sa buhay. Oh, naku, mukhang ano to, ah, mukhang may lalim na pag-uusap ito, partner. Ah. Kailangan ng matalinuhang ano ba dito? Insights, contribution ng utak o ano paman? Or wala-wala lang? Sure. O pwedeng bara-bara na lang kagaya ko. Basta-basta lang. Basta pakinggan nyo. Basta pakinggan nyo na lang. Ganun. Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako si Irish. Matagal ko nang gustong sumulat sa inyo at na-inspire kasi ako sa mga kwentong napapakinggan ko sa Mahiwagang Burnay. Panganay ako sa aming magkakapatid. Landscaping services ang business ng pamilya namin. Maaga laging umaalis sa mga magulang ko at gabi nang nakakauwi. Kaming magkakapatid ang nag-aasikaso sa bahay. Sa mga panahong ito ko nakilala si Romel, na kalaunan ay naging boyfriend ko. Hindi ko tinapos ang kolehiyo at nakipagtanan. Nagkaroon kami ng isang anak na babae. Matagal bago kami natanggap ng aking mga magulang at pamilya. Masaya ang pagsasama namin noong una, pero habang tumatagal, unti-unti kong nakikita ang tunay na pagkatao niya. Panandalian lagi ang mga nakukuha niyang trabaho. Akong kumakayod ng husto. Ako pa din ang gumagawa ng mga gawaing bahay dahil lagi siyang nasa barkada at nakikipag-inuman. Tuwing lasing, iniinsulto niya ako at pinagsasalitaan ng masasakit. Hindi lang ako emotionally battered, physically abused din. Hindi ko naman magawang mapaghiwalay dahil pinagbabantaan niya ang buhay ng aking mga magulang. Pikit mata akong nagtiis sa malaimpyernong buhay. September
Bigat sa puso, no? Pero, yes. And sa daldal ko kanina. Ang strong, ang strong. Correct, partner. Alam mo, sa daldal ko kanina sa unang tambalan natin, parang bigla ako napipit today. I realized minsan pala kaya palang tumikom na aking bibig. Chareng. Joke lang. Kayang maging makipot kahit panandalian lang, diba? Oo. Makaya palang maging masikip at makipot ng aking bibig. Char. O, diba? Irish, nakakabilib yung mga taong katulad mo who stay strong and who stay positive. And I know that there are days that you feel weak. May mga araw talaga na parang feeling mo, susuko ka na, parang feeling mo, nanghihina ka, ganyan. Pero it's just so wonderful na naniniwala ka sa Diyos na may bigay ng buhay. Kaya sabi nga, when we are weakest, that's when God is strongest, di ba? So, maganda yan eh, yung kapag ka nakakaramdam ka ng panghihina, meron kang kakapitan. Katulad nga ng sinabi ko, partner, sa isa sa mga tambalan segments natin, di ba? Na na-amaze ako sa solar system, na sobrang, ang amazing talaga na solar system, ang laki niya. So, sino gumawa ng ang laki-laki-laki-laki-laking mundong ito, di ba? So, isang Diyos na napakagaling at napakalaki. So, tayo at ang mga problema natin ay, kung tutuusin, ay maliit sa mata ng Diyos. Kasi what would seem impossible sa atin ay posible pala sa Diyos, di ba? Kung ano ang imposible sa atin ay posible sa Diyos. At yun yung lagi natin talagang tatandaan. And I'm sure yun na yung iniisip ngayon ni Irish. Sa dami ng mga unos, sunod-sunod na mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Na until now, you're still there. Until now, you are still strong. At paano mo nagagawa yan, di ba? Yan yung mga tanong lagi sa mga taong may mga pinagdadaanan na matindi. Paano mo nagawa yun? Ang answer talaga dyan, partner, is always by the grace of God. And we pray, yes, Irish, that you always stay in that grace. Yung ganyang klase mga eksena. Pero syempre, tao ka lang. Minsan talaga, may mga araw talaga maisip mo na lalo-lalo na kapag nakakita ka sa magazine, ang ganda-ganda ng kilay. O kaya yung, hindi na sa magazine na artista, eh, partner. Eh. Yung ano, yung kumari mo na lang na bagong threading ang kilay. Bagong tattoo ang kilay. Bagong threading, partner. Tapos may isip mo, wala, buti po siya, tinitread yung kilay niya kasi may kilay pa siya, di ba? Pero may isip mo rin on the other hand, buti na lang, sa panahon ngayon, meron ng eyebrow embroidery. Ang luma ng tattoo, partner, ha? Very belly flawless. Nagpa-tattoo ng kilay. Ay, ano ba? Sobrang 80s. yung bagsak na yung mukha mo, tapos yung kilay mo, tapos pa rin. tsaka after some time, nagiging green. Yan yung mga nung araw, partner. Kaya yung mga iba, parang shockot sila magpa-tattoo ng kilay dati. Kasi nakikita nila, nagiging green siya eventually. Tapos parang ang itim-itim niya. Tapos yun nga, partner, bagsak na lahat ng parte ng mukha mo. Yung kilay mo, ang taas pa rin, di ba? Parang ganun. Pero, kaya nagiging mukha mataray. Diba? Kaya nga, sabi ko, very Bella Flores. So, kinutsa kita sa pagkaluma ng tato, pero pwede mo rin akong kutsain dun sa example kong Bella Flores. Kasi lumang tao din. No? Anyways, but you know, meron ng mga, alam mo, swerte na rin kasi meron ng mga eyebrow embroidery na tinatawag. High-tech na kasi yung world ngayon eh. Pati na rin yung pagdating sa hair, di ba? Dati, alam na alam mong peluka or alam na alam mong wig kasi sobrang obvious na parang kahit pilitin. Ang lakas ng hangin, hindi sa'yo fixed pa rin. Oo, correct. Diba yung ganun? Lakas ng habagat, diba yung mga tao? True, diba? Nakapusod na nakasombrero, ikaw tayo-tayo pa rin. Diba? Buong-buo pa rin. Pero yung buhok. Pero ngayon kasi, meron ng mga wig na mukha talaga siyang very natural looking, tapos marami ng mga ways. Yun naman din yung kagandahan ng technology. Although, I think when you are in that situation, minsan di mo na maiisip yung pagpapaganda pa or whatever, di ba? Pero nakakadagdag kasi yun ng ano eh. Nakakadagdag kasi yun ng kumpiyansa sa sarili, ng happiness sa heart kapag ka, you know, yung physically you look good, di ba? So wala lang, inisip ko lang, yes, yun. Yes. Baka lang makahelp kung halimbawang
nade-depress ka pa rin sometimes about the way you look, ganyan. Sobrang high-tech na ng world natin ngayon. Madami ng ways para gumanda at mag-improve yung itsura. So, wala lang. May singit ko lang yun. Not being superficial, hindi pagiging ano ito, parang masyado naman. May cancer na nga tayo. Inisip mo talaga, Nicole, yung pagpa-embroidery ng kilay, di ba? Pero kasi sinabi niya kasi yung tukol sa on her fourth session. On her fourth session ay biglang, di ba, nalagas yung eyebrows. Eh, ako, partner, all my life, manipis talaga yung kilay ko. So, I know how it feels like na walang kilay, ang hirap, na talagang kapag ka nagpapamakeup ako, partner, tapos ang ganda-ganda ng pagkakagawa ng kilay sa akin nung makeup artist partner, talagang sobrang 52,583 ang selfie ko. Kasi minsan lang maging ganun yung kilay ko. So kasi... Oh, tapos ang tas 50 pesos ang tip ni Nicole. Diba? So... Grabe. Diba nga, sabi nyo, kilay is life. So talagang malaking bagay siya. Wala lang. Big deal siya para sa mga, sa mga girls. Sorry lang kung parang we started off with something superficial. Pero kasi naniniwala din kasi ako, well, this is me, no? Na sometimes you have to look good to feel good. Hey, Joe and Rika here. Are you enjoying this episode? Hope you can also check out our podcast where we talk about a bunch of stuff that we're currently into, our topic of the day, and we can also answer questions from you. Anything goes. Anything Goes with Joe and Rika is available wherever you listen to podcasts, powered by Podcast Network Asia. Check us out after listening to this one. You feel good because you know that you look good. And yung with your condition, minsan, syempre, maiisip mo yan. Kasi naalala ko lang bigla, partner, nung isang beses kasi nag-uusap kami ng isang kong kaibigan tungkol sa parang nung nagka-anxiety siya. Tapos sabi niya, parang namaga yung buong katawan niya. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, nung nagka-anxiety din ako, nung nagkasakit yung anak ko, pinicturean ko talaga yung mukha ko, sabi ko. Kasi it was the first time in so many years na nag-knock-knock, okay? Hindi mala nagbabalat yung mukha ko, partner. Knock-knock is the term. Talagang yung parang papunta na talaga ito sa... Yung parang naramihan ka ng ano, ng maraming aligid. Parang na-allergy na hindi mo na... yung mga ganun feeling, yes. May ganun, na-allergy na namumula, na nagbabalat, na ang kate, ganun. So parang, kasi anxiety sometimes... nakikita siya sa, I mean, nakikita din siya sa balat or nagmamanifest sa skin or sa balat, di ba? Yung mga ganun. Naranasan mo rin yan, partner. Madami tayong chismis sa balat. Alam natin yan, di ba? Oo, so, kaya. Paso sa, nagtataka na ako, bakit araw-araw akong ano, ina-allergy? Ayaw tibigil ang mga tagyawat ko sa likod, di ba? Para lagi siya may namumuong pula. Pwede, partner, ganun. Actually, due to anxiety. Pero pwede rin kasing sa laula din kasi talaga tayo sa katawan. Minsan din ligo-ligo din, ganyan. Sabon-sabon din, hilod-hilod din, di ba? Hindi buhos lang ng buhos. Hindi lang yan, partner. Banlaw-banlaw din na maigi. Ikaw naman kasi, lalabas ka, may sabon-sabon ka pa. Ano ba? Nakaka-allergy talaga yan. So anyways, yung mga ganun. And during that time, partner, hindi ko matingnan yung sarili ko sa salamin. Eh, ang arte ko. Alam mo yun? Ang arte ko eh. So, and isa sa mga parang dahilan kung bakit din ang sama ng feeling ko or ng pakiramdam ko is because I don't look good. So, that's why also I don't feel good. But it's just one of the ha. Hindi naman ito yung dahilan lang. Hindi. It's just one of the reason. So, kahit pa paano, maibsan yung sama ng feeling ko dahil ang sama na nga ng pakiramdam ko, ang sama pa na itsura ko. So, ginawa ng paraan. Like, nag-consult. Nagkilay, nagbihis. Dinilabas ako for a drive-thru. Alam mo yung mga ganun lang ba? Para lang maisip kong magkilay at, you know, yung mga ganun klase yung mga eksena. So, sometimes we have to look good to feel good. Wala lang. Agree. Parang, it's just an additional input kung gusto mo. And, alam mo, especially when you are, when you have a sickness, parang feeling ko madaling mag-request sa mga tao. So, parang feeling ko, yan yung mga times na pwede, hindi ko naman sinasabing Irish, samantalahin mo yung pagkakataon, pero medyo samantalahin mo na yung chance.
na yung mga tao pagbibigyan ka sa wish mo. So kung halimbawa parang meron kang wish na ganito, na ganitong lipstick, ganitong pangkilay, ganyan, pwede ka maglambing, feeling ko. Alam mo yun? Parang buntis. Ako, hingi na agad ako ng 3 days and 2 nights sa Boracay. Lubos-lubusin ko na yan. Parang time mo yun para to rest. And feeling ko, kung meron kang kaibigan na yayamanin, hindi niya mag-aalin lang ibigay sa iyo eh. Kasi yun yung kailangan mo. Alam mo yun yung parang alam niyang makakatulong sa iyo. Yung ganun. Yun yung, 'di ba kapag may sakit ang isang tao, kapag may sakit siya, gumagawa tayo ng ways to make that person feel better. 'Di ba? Kaya nga 'di ba pag may sakit tayo, saka lang tayo merong grapes, mga ganun kasi minsan lang bumili ng grapes. Kapag kapag New Year lang, pagka kumpletuhin yung 12 fruits. Yung matamis na pumpkin, 'di ba? Orange. Correct, 'di ba? O di naman kaya kapag may sakit ka lang may grapes, 'di ba? Yung mga ganun kasi gusto mong ibigay yung best para doon sa may sakit, 'di ba? Talagang dukang-duka tayo, no? Best na natin talaga yung grapes, no? Ganun po talaga, lumaki kami sa hirap. Sobrang natin na-appreciate, pero sa ibang tao, di ba, parang pangkaraniwan lang. Correct, dessert lang nila yun. Big deal yung grapes. Lalo na pag seedless, naku, pag nakatikim kami ng seedless, talagang i-appreciate namin yun, ipopost pa nga namin yun sa Facebook. Kasi minsan lang mangyari, di ba, ganun kami kaano, kasimple ang buhay. Tama. So, alam mo yun, yung ganyan. So, yung dun sa superficial part of it na, pwede kang maghingi ng parang favor, hindi naman sa, okay, it may sound like and seem like nananamantala. Well, medyo-medyo din. Medyo-medyo din. Pero ang tawag din naman doon. In sabi ni Irish, huwag mo nga akong itulad sa'yo. Hindi naman yung talaga yung ginugusto ko eh. Hindi, mga ano-ano ko lang naman to, 'di ba? Ituloy natin itong usapan na to sa podcast partner kasi overtime na tayo. So Irish, please, I hope that you get to follow us on our podcast on Spotify. So i-search mo lang sa Spotify Tambalan. So your story ay ngayon na pinag-uusapan namin ngayon sa Tambalan and nasa Spotify na din. So 'yun, parang yun yung gusto kong sabihin sa iyo na pwede mong gawin yan na maglambing ka sa mga tao. At hindi lang yung parang mga pampaganda or whatever. Pero the best would be maglalambing ka sa kanila ng dasal. And yung mga tao, man makakalimutin sila magdasal para sa ibang tao, yung may sakit, hindi nila na makakalimutan yun eh. Pag yung mga tipong may urgency, kasi diba, lubawa, uy, pagdasal mo naman ako kasi may exam ako bukas, yung mga ganun. Yung mga iba, makakalimutan nila yun eh. Kasi, exam naman yun eh. Pwedeng pumasa, pwedeng hindi, diba? Yung mga ganun. Or lalo-lalo kung exam lang naman sa na kami exam, hindi naman bored or whatever, di ba? Pero yung kapag kapag may nag-request sa akin, yung pagdasal ko siya dahil mag-exam, hindi ko pagdadasal, sabihin ko sa kanya, mag-review ka. Di ba? Totoo naman din. Kahit magpuyat ako magdasal para sa'yo, kung hindi ko naman nag-aaral, walang likelihood na papasa ka. Di ba? Walang ding mangyayari. So, totoo yun. Pero kapag ang nag-request sa'yo ng dasal is somebody who is sick, di ba? Hindi mo kakalimutan eh. Bibigyan mo talaga ng moment. Pagtitirikan mo ng kandila, you will go out of your way. Kung hindi ka man yung tipong titirik ng kandila sa isang simbahan, may isip mo siya, pagtitirik mo siya ng kandila. So, pag-aanuhan pa niya ng panahon, di ba? So, this is the best time para humingi lagi ng prayers from people around you. Because what correct. I've learned in life, Kabisyo, is that community prayers, they work. Ano ibig sabihin ng community prayer? Kapag marami po ang nagdadasal. Yun. And yun yung kanina pa naman din nating sinasabi tungkol dito kay Irish. Pero meron akong i-share mamaya sa podcast na pwede mong pag-isipan, pwede mong pag-aralan, or pwede mong ipagtanong, kasi syempre hindi naman ako yung mga source na mga things that are serious eh. Pag mukhang seryoso, ta sa akin ang galing, Kabisyo, magtanong ka muna sa iba. Mag-second opinion ka. Magduda ka muna kasi huwag kang basta-basta magpaniniwala ha. Tsaka huwag ka padadala. Huwag basta-basta. Mamaya, 'di ba? Anong na-excite naman ako, sige mamaya antabayan na natin 'yan sa podcast. Pero meanwhile, anong revelation? Anong pro tips ni Nicole? Ano ba 'to? Ito, revelation lagi. Pili mo may i-reveal na naman ako bagong lalaki sa buhay, charing. Hindi, dagdag kaalaman. Eh kasi gusto ko i-share dito sa radio, kaya lang kulang na tayo sa time. Puputulin na naman to ng probinsya. Biti naman, kasi dahil mo sinabi, ako may sasabihin pa rin ako, hindi ko na rin nasabi. Sige na, bye-bye na, Irish. Bye-bye na, Irish. Sa podcast na lang, para tuloy-tuloy, dire-diretso. Oo nga, 20 minutes pa lang, hindi ko napansin. O sige, mamaya na lang po sa podcast. Hindi na lang tapos yung usapan.
Kanina pa tayo putol. Oh, anyways, so you continue to pray. Ayan, you continue to pray. Yes. Ayan, yun naman yung, yun naman yung pinaka the best thing to do now. Okay, okay. Thank you for sharing your story, Irish. At kung ikaw ay meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Yay! Tambala na! Tambalang Balahura at Balasubas, the podcast. Sa pagpapatuloy ng Tambalan Podcast. Ayan, kwento so, ni ano Irish. So ano na? Excited kami. Anong yung tips mo? Ko? Pero again, ulitin ko ha. This is just parang additional input. You may or may not believe it. And you may or may not research about it. Ano lang, parang dagdag kaalaman lang. Baka nga alam yun eh. Pinasuspense ko lang kayo. Malay mo, diba? Ang dagdag kaalaman na po ito na bibigyan ni Nicole Yal, mga kaibigan, ay para sa kaalaman ng lahat, 8 na lang daw po yung planeta na natitira sa solar system. And Pluto is not part of the solar system. Diba? Alam nyo po ba that Pluto is a dwarf planet? Oh my God, alam nyo na pala. See? Sorry. Pasensya na, ngayon ko lang nalaman eh. Yun po yung dagdag kaalaman ko. Sabi nila, ko. Pinakahintay-hintay pa namin, pinakaabangan pa namin itong episode na to. Yun lang palang re-reveal yun mo. Yun lang pala yung sasabihin. Tsaka alam nyo po ba na bago na pala yung Panata Makabayan? Ay, talaga ba? Alam nyo na po ba? Ay, sorry, ngayon ko lang din nalaman. Ito, alam nyo po ba na kang panahon ng Agosto ay panahon ng tag-ulan? Oh, bagong revelation. Oh my gosh, partner. Ang galing. Sobra. Mas maganda yon, di ba? Mas maganda ano yon, insights yon, di ba? Para sa kaalaman ng lahat, baka nakakalimot kayo. Panahon ng Agosto ay panahon ng tag-ulan. Ha? Oh my God. This has changed my life. You just changed my life, partner. Pakakainis. Hindi. Yung mga gantong kausap, no? mga gantong kausap, alam nyo na, nakainom. Lumayo-layo na kayo, maya-maya niya, gumugulong na, sumusuka na. Pag ganyan na usapan, layo ka na, susuka na yan mamaya. Anyways, kasi di ba parang may mga tao na parang sunod-sunod yung unos nila sa buhay. Parang katulad nito, yung kwento ni Irish, di ba? Parang sunod-sunod yung unos niya sa buhay mula sa kanyang unang asawa or unang kinasama na ano ba yun, na barel habang lasing, di ba, yung mga ganun, ano yun, yung emotional abuse at physical abuse na na-experience ni Irish. Yan, di ba? Hindi basta-basta yun, ha? Hindi madali talaga yung pinagdaanan. Tapos hanggang sa ngayon na meron pang sakit, di ba? Yun, although syempre in between may mga blessings naman, katulad ng yun, meron siyang asawa na who's taking good care of her. Kasi yes, gano'n naman si Lord . Diba? Hindi ka naman niya papabayaan eh. Alam mo yon, minsan kailangan lang talagang may pagdaanan. Diba? Sabi nga, blessing in disguise or blessing in the sky, blessing from the sky. Diba? Kung ano man yung gusto mong tawagin. But meron pa rin namang blessings sa gitna ng lahat ng mga pinagdadaanan. You just have try to understand what this trial is teaching you. Ano nga ba yung tinuturo nitong pagsubok na ite, ganyan. So, ang nalaman ko lang din recently is about yung tinatawag na curses. So, again, kaya ko nga sinasabi na you may or may not believe, at pwede rin kayong magtanong sa iba, at pwede rin kayong mag-research. So, kasi, malawak siya na topic. Actually, baka nga, kumbaga, malawak na topic na kailangan ng ano, na malawak na pang-unawa. Malalim na kailangan ng expert. Kaya nga, kanina ko pa sinasabi pa ulit-ulit na you need a second opinion, you need somebody to explain to you. Yung sa amin, sobrang hindi lang tip of the iceberg, super duper tip of the iceberg. Ano na to? Talagang konting dagdag kaalaman that there is such a thing. Kasi minsan iniisip natin, ba't ganun? Parang, sa tingin ko, ayos naman yung pagiging Kristiyano ko, or ayos naman yung pagiging, you know, yung ugali ko, hindi naman ako masama, I've been doing good, so hindi ko pwedeng sabihin karma ito, or life is a boomerang, what you give, you get, yung mga ganun. Kasi alam mo naman sa sarili mo. Diba? Yung may mga ganun na you've been doing what you could to be a good person, pero still, yung unos parang sunod-sunod na hindi mo
intindihan bakit parang walang tigil. So yes, it might be because connected, of connected to curses. So again, malalim na isipan to kasi malawak na discussion. Hindi kami yung tamang tao. Kailangan ko lang i-stress ito kasi mahirap yung sa amin yun siya nakuha tapos hindi nyo na siya, hindi na kayo mag-research about it or hindi na kayo magtatanong sa iba about it. Mahirap yung, dapat kung gusto mong paniwala ng isang bagay, you have to be, you know, knowledgeable about it. Hindi pwedeng chinismis lang sa inyo ng Aling Marites. Hindi, kailangan. At hindi pwedeng nag-depend lang kayo sa isang podcast ng Tambalan. Hindi. Yun, kaya I just have to stress kasi, that. Kinikwento ito ni partner mga kabisyo kasi based ito sa kanyang experience personal experience na talagang para sa kanya nung una hindi niya ito na-consider yung ganitong klase ng klase ng topic or maaaring hindi ka aware kung ano man hindi mo naintindihan, maaaring sumagi sa isip mo pero hindi mo lang pinansin or hindi actually naintindihan. Not even partner, wala talaga. Parang hindi ko talaga naisip that there is a, I mean yes I know about curses but you know hindi ko naisip na it could be yung whatever na unos na nangyari sa buhay ko, it might be connected to that. Pwede din namang confirmed or pwedeng hindi, partner eh. And Tam, and thank you for saying na yes, it might be because I personally experienced it or personally somebody told me about it kaya ngayon parang sinishare ko kasi gusto ko lang baka sabihin nyo pure chismis lang lahat eh. Nangyari to kay Nicole. May pinanggalingan kasi yes. Oo, kasi parang ganun. And it happened that sometimes kasi you don't know that you have been cursed. Or you don't know that yung sinasabi pala sa'yo ng ibang tao na mangyayari sa'yo at paulit-ulit mong sinasabi ito, it's a spoken curse. Diba? So parang halimbawa sinabi sa'yo na, uy, alam mo, feeling ko malas yung kotse mo. Kasi lagi ka na aksidente dyan eh. Diba? Or laging may sira, ganyan. So sinabi niya yon. It could be a possibility. Hindi, ayoko kasi maging dito, partner. Ayoko yung parang, yung datingan ko is very knowledgeable, no? So it could be na sinabi niya yon. Pwede niyang sinabi yon ng wala lang. Tapos dahil ikaw, tinanggap mo siya at lagi mo siyang naiisip at nasasabi, parang it's just like manifesting it. Parang ganun. Ang hindi mo alam, dahil lagi mo siyang sinasabi, true enough, yung sasakay mo nga, lagi nga may problema. Gets mo? Parang ganun. Something to that correct effect. Yun yung parang, and konektado din ito dun sa mga prediction. Kapag ka may pinapredict, and ulitin natin, wala naman talaga nakakaalam ng future, di ba? Tapos lagi mo siyang iniisip, tapos nasasabi mo siya at nakakwento mo pa sa iba, ang hindi mo alam, minamanifest mo na siya. Ibig sabihin, ina-attract mo na ito. Correct. Iniisip mo na ito, ina-attract mo na ito. Parang nag-a-attract ka ng spirit of that kind of negativity. And maaaring yun yung dahilan. Or, ang hindi mo rin lang din alam, meron din talagang nagsabing hindi maganda about you. Mm-mm. Kasi may diba mga ganun nga, din eh. Correct. Diba? Kaya nga, di ba may maraming tao ang naniniwala sa law of attraction kasi talagang totoo yun, no? Ang napaka-powerful kasi ng isip natin, mga kaibigan. Yes, your mind is very powerful. Ganun din yung words natin. Lahat yan na posibleng maka-impact sa sino man, sa sarili natin at sa ibang tao. Kung ano yung bagay na inisip natin, posibleng mangyari sa atin. Kung ano yung bagay na sinasabi natin, posibleng mangyari sa totoong buhay. Kasi ganun ka-powerful. Powerful, no? Sobrang naniniwala talaga ako sa law of attraction. So, mag-ingat po tayo sa mga bagay na iniisip natin. Maaring sabihin natin positive-minded naman tayo mag-isip. Pero may mga tao kasi nasa paligid natin na sila yung negative energy natin. Sila yung nagbibigay ng pwede nating sabihin siguro in layman's term, parang sila yung nagbibigay ng malas. May mga ganun kahit sabihin mong napaka-positive na tao. Pero paano ko napapalibutan ka ng negative energies? Ito yung mga negative na tao. Ito yung mga tao na bibigay sa iyo ng sumpa. Diba yung sinasabi, ang pangit
pangit-pangit mo. Eh, mahina ka naman talaga, 'di ba? Kung paano ko napapalibutan ka ng mga ganyang klase ng tao? 'Di ba? So, lahat 'yun na-absorb mo. Yes. And more likely mangyari 'yon sa totoong buhay. Mm-hmm. Na pag sinabing, 'di ba, pag sinabing ang pangit-pangit mo, 'di ba pag natanggap mo 'yon, 'di ba parang oo nga no, nanghihina ako. Yung energy na sinabi niya out of her mouth or out of his Correct. Mouth, naka-impact sa iyo. Tinanggap mo 'yon. I think 'yun yung magic term. I think that's the ano ba yung tamang term dito. And I think that's what's important eh, yung tinanggap mo kasi siya. Kasi hindi mo naman makokontrol yung sinabi nila eh. Kasi hindi mo naman makokontrol yung iisipin or sasabihin ng ibang tao. Pero what you can control is yung pag-absorb nito sa'yo. Ganun. So, yun yung isa sa mga natutunan ko in my recent experience na itinuro lang din sa akin na kapag halimbawa ganyan na may negative na sinabi, ganun. Ang gagawin mo agad is gagawin mo kaagad sabihin talaga. Sabihin mo ganun, my name is Bioman. Bigla kang sisigaw ng ganun. Take five! Ganyan. Pero totoo yun. Kumbaga, kukontrahin mo siya. Kukontrahin mo na siya. Oh. I-rebuke mo na siya. Kumbaga, ishield mo na yung sarili mo. I am Shira. Diba? Shira. Lumang Shira. 1980s. I am Shira. Diba? Yung ganun. So, i-shield mo na kagad yung sarili mo kapag may sinasabi na ganun. Kasi it might be, parang nga, yun nga, spoken curse. Pag word lang kasi na curse, parang ang bigat eh, diba? Pero spoken, ano kasi siya eh. And the words are very powerful and thoughts are very powerful. So, if you think about it always and you, diba, and you manifest it by talking about it always, hindi mo alam na ano mo na siya, na yun nga, tama nga si Porter, na absorb mo na siya. Tapos nangyayari na talaga siya sa'yo. Daladala so, mo na siya. Oo, yung energy na yun. Diba? Paano so, kung mas mabigat pa sa pangit yung binanggit sa'yo? Diba? Ay, ikaw kang hayop ka, mamalasin ka talaga sa buong buhay mo. Oo, yan. Yung mga ganon. Diba? Tapos dinami pa nanay mo, mukha, mga ganon. Diba? Minura ka pa. Hindi pa't ang bigat-bigat nun. Tapos dala-dala mo siya everyday. So isipin mo yung energy na yun. Hindi maganda. Isang tao pa lang yun. Eh, paano kung marami pala silang tao na gumagawa sa yun nun everyday? Oo. Diba? So, ang kailangan mo talagang gawin, ang tinuro sa akin, is you shield yourself. So, lagi kang, you have to take authority na hindi mo ia-allow itong mga negativity na ito na makapasok sa sistema mo. Diba? So, on a more spiritual note, pwede mong sabihin, ito yung tinuro sa akin, I rebuke by the blood of Jesus. Yung sinasabi mo, yung mga kung ano-ano mga sinasabi ninyo ay nire-rebuke ko, 'di ba? Kasi 'di ba tinuturo nga sa atin ng mga Christians partner na natatakot sila sa kaya nga 'di ba yung mga Christians in the name of Jesus, lagi in the name of Jesus, in the name of Jesus. Bakit? Kasi yes. lahat ay pwedeng tumiklop, lahat ay titiklop in the name of Jesus. So that's what you can do. Tama. That's what you can Correct. Do on a more spiritual level. If you believe that, hindi naman kami namimilit, 'di ba? Pero yes. this is we'd like to share it kasi yun yung the right thing to do for everyone. But again, walang hindi pilitan ka namin sa madaling pipilitan. Salita. Hindi ka naman namin pipilitan. Sasabihin mo, ano ba yung tambalan? Parang naging ano na, naging spiritista. Alam mo, spiritista. Ano ito, maitim na kandila? Punye, mas naging spiritista. If you want to join the group, please subscribe. Diba? Maganda, alam mo yun, parang... every weekend meron tayong prayer meeting. Diba? Again, walang sapilitan. Hindi, tsaka hindi naman kami yung para bang ganun. Kaya lang ang sinasabi, ang iniisip ko lang din kasi partner, this is an additional knowledge na in my 40 plus years of existence na ngayon ko lang naisip na, baka nga ganun. So, pwede mong i-consider yun. At nabanggit ko na yata to sa isa sa mga podcast, yung tinatawag na deliverance. So kung sa tingin mo, pwede kayong ipagdasal ka para magkaroon ng deliverance to take away all those kinds of spirits. Kasi maaaring yung curses ay generational curse. Diba? Ano pa pala ito? Galing sa mga ninuno. Yung mga ganun ba? Hindi natin alam eh. Oo, yung mga ganun kasi yun yung alam mo actually partner, ang explanation diyan sa isang book is that
hindi mo pwedeng sabihin na, eh, hindi ko naman alam eh. Kasi daw, it's written in the Bible. So, pag hindi mo alam, ibig sabihin, hindi ka nag-e-effort to know the Bible. Parang ganun. So, ibig sabihin, kailangan nating magbasa at magdasal lang paintinan, pero again, diba? Again, ulitin ko lang partner ha, hindi po kami yung expert dito. Gusto lang din naming i-share. Ako personally partner, gusto ko lang ding i-share kasi it might be of help to you. Wala namang pilitan. It's just that, ang laki lang din ang platform ng Tambala na kung maaari mo naman tong i-share at maisip na iba na, oo nga, no, posible pala yun. Tapos nakatulong ka, edi bongga na. Di sarap. Tata. Libre nyo kami kung talagang natanggal na yung mala. Kung malaki diba? Nakatulong. Malaki na itulong, di ba? Pero ganyan kanya, kanya paniniwala. Ah. Kung feeling mo makakatulong sa'yo ang pangontra, di ba, na pag sinumpa ka ng isang tao, ng sino mang kakilala mo, ang tanging pangontra ipag sa'yo ng savage love, then do it, di ba? Oo, oh, di ba? Ikaw, bahala ka. O recite diba? Mo panata makabayan ng 10 beses isang araw, then do it. Kung yun ang paniniwala mo, di ba? Mag-ano ka, ano ba yun, partner? Mag-send ka ng chain letter. At kapag hindi na ulit ng 75 times, eh, yung mga ganun ba? Ikaw ba? Ang sa amin naman is, ang sa akin naman, partner, this is an experience, a personal experience, and a personal parang dagdag knowledge that I'd like to share. Correct. Totoo yun. But for Irish, balikan lang natin si Irish, no? Pwede mong i-consider to, pwede din namang hindi, pero gusto lang naming emphasize na we adore you, your bravery. Sobrang ano eh, sobrang positive-minded niya eh. Sobrang ano din niya. Di ba sabi nga niya sa kanyang story kanina, talagang sana po ang kwentong ito ay magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa marami. Totoo yun. Ang laki ng inspirasyon na iniwan ito sa amin at laking pag-asa para doon sa mga kaibigan natin meron din pinagdadaanan na ganyang klase ng problema. O maaaring hindi ganyang klase ng problema. Iba't ibang problema. Kasi ako, napapakinggan ko kanina yung kwento ni Irish, doon ko na naman talaga na-realize na oo nga, no, maswerte pala talaga ako. And kapag na-realize mo yun, ay thank you Lord, magpapasalamat ka kasi okay pala ako ngayong araw na ito. Diba? Kapag nakakarinig tayo ng ganyang klase ng kwento, kukumpara mo yung buhay mo sa kanya. At pag na-realize mo na ang bigat ng problema niya tapos ikaw hindi masyado, ipagpapasalamat mo yun eh, na Lord, salamat, di ba? Walang may sakit sa nanay ko, sa tatay ko, sa kung sino mang family members namin ngayon. So, napakaganda nitong kwentong itong iniwan mo sa amin, Irish. Pinarealize mo sa amin na magpasalamat kung okay ang pamilya namin ngayon, 'di ba? At habang kinikwento, binabanggit mo itong kwento na to, partner, na naalala din kita eh. So, pahalagahan mo yung kalusugan mo, 'di ba? Inom ka na ng tubig. Di ba, mga ganong klaseng message yung iniiwan sa atin ng ganitong kwento eh. Di ba, na parang, di ba, ingatan natin katawan natin, ingatan natin sarili natin, di ba? Naalala agad kita kanina, sabi ko, ako si partner, sana hindi magkasakit kasi hindi po siya umiinom ng tubig. Sana ma-realize niya po agad na hindi na siya masyado mag-soft drink. Sana damihan niya ng tubig, gulay, at saka kung ano-anong, di ba, masusustansyang pagkain at tamang pamamahinga ang ma-realize ni partner sa mga oras na ito. Kung hindi mo man siya naisip, eto, naalala ko yun for you. baka sakaling gusto mo ding i-consider. Yan. Salamat sa concern, partner. Oh. At kailangan na nating umexit kasi inom na ako ng 1.5 the Coke. Charot. Yan. Konti lang 'yun, isang best tank agad ang inumin mo. na tubig. Kung sa bawat 1.5 liter na ano, na soft drinks, kailangan ang katumbas doon para panabla, 'di ma-wash out yung ano, yung napakaraming sugar. Isang best tank ng ano, ng mineral water yung iinumin mo. Para 'di ba, for you to ano, ang ingay no. Partner, nagagalit siya sa sinasabi mo. Nagpe-premonition ka daw, sabi niya. Sabi ng anak ko, bata pa yung nanay ko. Masamang tabo yan, di mamamatay. Diba, inom ka na maraming tubig for you to remain healthy. To stay Sige healthy. Sige nga. Exit ako. Diba? Inom pa kasi busy ako. Mag-inom ako ng best tank ng water. Okay? Bye, partner. But thank you for the reminder. Everybody's reminding me of that. Alam mo, partner, siguro dapat na talaga seryosohin yan kasi hindi na bata. Alam mo, minsan may isip mo talaga. Sometimes kasi we feel that we're not in our 40s. Well, nasa sobrang early 40s naman kasi talaga. But you know, minsan talaga feeling natin, hindi lang naman ako, marami sa atin na nasa 40 na because we are at our prime or because we are so busy and because we are so
filled with a lot of things to do. Naiisip natin na sa 20s pa rin tayo eh, that yung health natin, yung katawan natin, parehas pa rin. Pero hindi eh. Hindi na. Tama. So, kailangan stay healthy, eat healthy, diba, yung mga gano'n. Napaplastikan ako sa sarili ko, leche. I-exit na. Sige na. Sige na, bye-bye. Sige na nga, bye-bye na. O Iris, salamat sa kwento mo ha. Napakaganda tuloy ng aming naging discussion. Well, para sa amin, kung nagandahan yung nakikinig ngayon, edi ayos. Pero para sa akin maganda, di ba? Pero thank you Iris for sharing your story with us. And thank you po sa pagtutok sa aming podcast ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun! This is a Spotify exclusive podcast. Shout out to Anchor! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.